tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na luwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng Tanang Kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang Tanang Umiiral sa San Sinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda na simbahan sa Epeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagibilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang magpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang tugon po sa Salmo, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula ro'y maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, poong Diyos ay awitan. Ipahayag ang balana ng taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahangahanga ang Diyos sa santuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesu Cristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila, at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Upang matupad ang kasulatan, ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang apuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko dinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong araw, 15 sa buwan ng Mayo, ating ginugunita si San Isidro Labrador, isang magsasaka, hindi pari, hindi madre, hindi obispo, laiko, katulad ng karamihan sa atin, ngunit isang banal at isang santo. So hindi imposible na sa mga katulad na at karamihan sa atin na isang mga laiko,
hindi imposible ang maging banal. Kaya nga po, si San Isidro ay isang magsasaka. At alam naman natin na ang Pilipinas, halos karamihan sa mga kapatid natin ay mga magsasaka. Kaya sa pamagitan ng pagdalangin ni San Isidro Labrador, ay magandang lagi nating isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na mga magsasaka. Madalas sila'y biktima ng kawalang katarungan. No? Kawalang katarungan. Yung kanilang inani, hindi ganoon, hindi patas ang presyo kasi wala naman silang magawa. Kaysa naman mabulok o masira yung kanilang inani, ibebenta na lamang kahit hindi ganoon kalaki ang kanilang kinikita. Lalo na po yung mga maliliit yung mga sinasaka o nakikisaka lamang. Sila'y madalas na malaki ang utang, malaki ang gastos, ngunit kakaunti naman ang balik sa kanila. So, ganun katindi ang kalagayan ng mga magsasaka sa ating bansa. Malimit silang nabibigyan ng pagkakataon na kahit papaano'y pag-aarin sana ang kanilang kalagayan. Dapat natin makita rin ano ba dapat yung attitude o isang ugali ng isang magsasaka na dapat nating tularan. Ang mga magsasaka, una, sila ay matiyaga. Kahit araw-araw nilang dalawin yung kanilang tanim, parang wala naman nagbabago. Yun pa rin. Pero sa haba ng panahon, sa paglalakbay ng panahon, yung kanilang tanim unti-unting tumutubo, namumunga. Pangalawa, na ugali ng magsasaka ay yung pagtitiwala. Hindi nila kayang mag-araw-araw magbantay sa kanilang mga tanim. Pero, nagtitiwala sila sa Diyos na yung kanilang tinanim, yung kanilang sinasaka, ay hindi maaano. Hindi masisira. Sapagkat sila'y marunong magtiwala sa Diyos. Lalo na po sa panahon ngayon, halos walang ulan. Kung meron mang pinakaunang biktima ng kawalang ulan na ito, walang iba kundi ang mga magsasaka. Kaya sa misang ito, sila'y ating ipagdasal na kahit papaano sana'y gumaan ang kanilang mga hinaharap na problema sa buhay. Sa ating ebanghelyo, napakinggan natin ang ating Panginoong Hesus na kanyang ipinagdarasal ang kanyang mga alagad. Alam ni Hesus na darating ang panahon, haharap sa matinding pagsubok ang kanyang mga alagad. Alam ni Hesus na darating ang panahon, ang kanyang mga alagad ay haharap sa napakaraming problema, sa napakalaking problema, hanggang sa mag-aalay na nga sila ng kanilang buhay para sa pananampalataya, para sa Diyos. Gayun din sa ating unang pagbasa, namamaalam na si San Pablo. At marami siyang ibinilin, marami siyang sinabi. Pero alam po ninyo, isa lang ang sinisigurado ko na hindi tayo iiwan ng Diyos na parang wala lang. Hindi magpapabaya ang Diyos sa atin na parang, oh, kaya nyo na yan. Tapos na ako, kayo naman, bahala na kayo. Hindi. Hindi ganoon ang ugali ng Diyos. Hindi ganoon ang sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Jesus sa Ebanghelyo, ingatan mo sila, Ama. Ingatan mo sila. Sapagkat alam ni Jesus na maraming mangyayaring hindi maganda sa kanyang mga alagad. At siguro ganoon din sa ating buhay. Marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong patunayan sa buhay, pero ang Diyos hindi marunong magpabaya. Kaya alam po ninyo, minsan, talagang wala tayong karapatang magtampo sa Diyos. Wala tayong karapatang magalit sa Diyos.
May mga panahon na dumarating na tila ang pakiramdam natin, binababayaan tayo ng Diyos. Ang pakiramdam natin sa ating mga karanasan, kung tayo ay may sakit, kung tayo ay may matinding karamdaman, kung tayo ay may matinding problema, na halos nawawalan tayo ng pag-asa. Pero ang Diyos ay hindi marunong magbabaya sa atin na kaniyang mga anak. Kung meron man tayong problema na hinaharap sa ngayon, kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos sa pagharap na ito. Minsan akala natin nag-iisa tayo. Minsan akala natin wala tayong kasama. Pero ano ba yung sabihin sa Diyos yung ating mga hinaharap ng problema? Ano ba yung sabihin sa Diyos yung idulog sa Kanya yung ating mga mabibigat na problema? Ano ba yung manlambing tayo sa Kanya kung tayo man ay nakakaharap sa mga matinding pagsubok? Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kasama niya tayo. Kapiling niya tayo anuman ang ating kinahaharap. Kaya alam ninyo mga kapatid, kung merong kayong kakilala na humaharap sa matinding pagsubok, sabihin niyo sa kanila na bukod sa kasama natin ang Diyos, kasama mo ako. Ako lang darasal para sa iyo. Ipinagdarasal kita. Kasama mo ako nga nalangin. Yung bang pagdamay, yung simple bang pangungumusta, yung simpleng pagdalaw sa kanila, yung simpleng pagsama sa kanila sa panahon na sila ay nag-iisa. Ito nawa yung kultura na hindi mawala sa atin. Ito nawa yung isang pag-uugali ng isang tao, ng isang Kristiyano, ng isang Pilipino na hindi dapat mawala. Sapagkat alam natin na karamihan sa ating mga kababayan ay nakakaranas ng kawalang katarungan, nakararanas ng pang-aapi. At tayo bilang kapatid nila na kahit pa paano nakakagaan sa buhay, yung bang dumalaw man lang tayo sa kanila, malaking bagay na po sa kanila iyon, sapagkat para sa kanila, meron silang karamay, meron silang kasama. At tayo ginagawang instrumento ng Diyos sa pamamagitan ng pagdamay sa ating mga kapatid na kapos, sa ating mga kapatid na walang wala. Para po sa maghahandog ng sobre, pakahulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagkatanim at pag-aani na mga mangsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pag-ibig ay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inirapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa kaming ipahin tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakaharian Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may pagganap. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagkasalo-salo sa tanim at ani na mga magkasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal. Pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais ating palawakin ng dokumentasyon at datos ng pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng pre-legal consultation sa darating na May 19, araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay